Dito sa barangay San Nicolas 2 sa Magalang, Pampanga, marami raw sinusunod na pamahiin ang mga nagdadalang tao, kabilang na ang 4 na buwang buntis ngayon na si Maika. Yung pamahiin po namin yung buntis, yung satlo po na itim na damit para po hindi makita ng mga aswang. Pero madaling araw nitong October 4, si Maika natulog ng hindi nakaitim. Nakaputi po ako ng... Habang ang mister niyang si Roselito naghahanda na ng panindang mami nung may narinig itong sumigaw. Sumigaw siya malakas. Wala ko binabangot. Nung pagkabasok ko po, yung aso pong nakita ko nun. Buro po hanggang lagpas po po sa bewang. Namumula yung mata niya. Yung amoy niya po, amoy patay. Kahanggatin niya po dapat ako sa dyan, kaso po naisangga ko lang po yung legs ko. Nakita ko yung asawa kong legs niya, marami ng dugo. Takot ako para sa asawa at anak ko. Pero si Roselito, lakas loob na nakipagbuno sa sumalakay sa kanyang mag-ina. Kinocorner ko na po siya. Pagkakagat niya po siya sa legs, tumakbo na po siya nang. Doon po siya nakalabas. Pagkasabi kong, kung matapang ka, bumalik ka. Sama ng tingin niya sa akin. Sinunggaban niya po ako. Nakagat niya ako dito sa may baba. Tumutulo na po kasi yung dugo ko nun sa may pulso. Ramdam ko na lang po nun, galit at saka manid ng katawan. Matapos ang 5 minutong tunggalian, ang umataking nilala, tumakbo, papalayo. Pagbukang liwayway, tumambad na sa kanilang mga kapitbahay ang tinamong sugat ng mag-asawa. Ang kita ni Maika, duguan. Ito, tingnan mo, no? Parang tinutumangay. Kaya nga po, tingnan niyo yun sa manunggang ko. Parang yun naman dito sa ano niya. Ganyan nga po kahaba yung pangin. Si Roselito, sugatan naman ang kaliwang pulso, panga, at kita. Ano po ba yan? Aso po ba yan? Naman... Ang laki, oh. Tayo mga Bisaya, alam natin na may aso lang. Bakit yung aso? Tingnan mo. Nila yung aso. Bakit ako yung aso? Hindi na nag-aalulong. Nagtataka lang po kami kung ba't nakapasok yung aso, eh. Nakasara naman. Ang aswang po talaga. Naniniwala po talaga ang aswang. Ano yung plak? Pero hindi lang pala sila ang inatake nung madaling araw na yon. Dahil halos 1 kilometro mula sa bahay ni na Maika, sinalakay rin daw ang kabarangay nila, si Karil. Nung 4:20 po na madaling araw na yon, mahingdin po kaming natutulog ng kapatid ko. Nabigla na lang po ako nung may kumagat po sa baba ko. Nakita ko naman po yung aso. Doon na po ako, tumayo po, tapos po, tinulak ko po. Parang amoy patay po siya. Hindi po pangkaraniwang aso yon. Wild po siyang aso. Dahil sa nangyari, si Karil at ang mag-asawang Roselito at Maika naghanda na ng mga pangontra. Naglalagay na po kami ng panangga po. Yan po, panangga. Ito ang bawang tsaka asin tsaka may kasamang piso para protection sa pinagbubundis ni Maika. Buhat nung naging kagawad ako rito, wala pa akong napapansin na ganung aso, ganung kalagi. Nakakabigla, nakakasyak. Natakot din kami. May gagalaw lang ng konti. Feeling mo, yun na naman yung pumapasok dun sa bahay. Gusto ko po siyang mahuli. Mapanagutan man lang yung nagawa niya sa amin. Abangan mamaya, diumano, kakaibang nilalang. Inatake ang isang buntis. Ano po ba yan? Aso po ba yan? Ang laki, oh. At iba pang residente sa isang barangay sa Magalang, Pampanga. Namumula yung mata niya, yung amoy niya po. Amoy patay po siya. Kahanggatin ako sa dyan. At ang isa sa may tinuturong nakasaksi sa umatake, si Marisa. Aso naman po talaga, pero sabi po kasi ng mama ko, nakita niya daw po tumayo.
naging tao. Yung aso, bigla po siyang tumayo. Nakita ko po siyang naging... At kasama ang mga tanod ng barangay San Nicolas II, gagalugarin nila ang lugar. Kung dito pumunta eh, dito tumakbo eh. Kung saan huli raw nakita ang sumalakay sa kanilang barangay. Ano ang kanila ritong madadatnan? Nandiyan lang yan. Nasaan yung mga mata nyo? Natakot po ako, sir. Hanggang ngayon nga po, takot na takot talaga ako. Parang tinutok lang yung ice cream ito eh. Mamaya na, ang ilang residente ng barangay San Nicolas II sa Magalang sa Pampanga, inatake raw ng isang nilalang. Kabilang na rito ang apat na buwang buntis na si Maika. Parang tinutok lang yung ice cream ito eh. Ganyan nga po kahaba yung pangil. Ang panahon ng pagbubuntis ay isang maselang panahon. Ang paraan ng mga Pilipino para maprotektahan ang ganitong maselang kalagayan, bigyan ng babala ang nanay na huwag lumabas-labas tuwing gabi, baka sila tukutin ng aswang. Ang nakikita kong gamit ng ganitong klaseng paniniwala ay para maprotektahan ang mga nanay. Pwedeng sa paglabas nila, madilim, madula sila, makunan tuloy. Nakakatulong yung ganitong quote-unquote pananakot tungkol sa aswang para mag-ingat ang mga nanay. At sa mga nagdududa, meron daw nakasaksi sa umatake sa mag-asawang Maika at Roselito. Ganyan nga po kahaba yung pangil. Ang ina mismo ni Roselito na si Marisa. Nagpapakulo ako ng tubig at 3:40 na umaga. Sumigaw po si Maika. Tula! Takbuhin mo na rasil, sabi ko. Nakawala po yung aso. Hinabol po namin. Yung aso, bigla po siyang tumayo. Nakita ko po siyang nag-transform, naging tao po. Sigurado po akong nakahubad siya ng naging tao siya. Yung mga aswang po kasi pag nag-aan yung aso sila, wala po silang saplot. Ipinasketch namin ang diumano umatake sa kanila. Pero nung una, anyong aso kanya, di ba? Opo, pero mahaba po yung bunganga niya sa kabaan niyo pa po. Lumalimod po yung mga anak ko, tumayo po siya. Nung gabi rin yon, kasama ang mga tanod ng barangay. Kung dito pumunta eh, dito tumakbo eh. Ginalugad nila ang sapa kung saan daw huling nakita ang umatake. Nandiyan lang yan. Nasaan yung mga mata nyo? Wala kami nakita. Pero kung pagbabasehan daw ang mga sugat ni Nakaril, Maika at Roselito, ang umatake sa kanila, hindi raw aswang, kundi aso. Almost every day, pare-pareho lang ang usual na problem. Kagat ng aso, kagat ng pusa, ang complaint. Natingin po ba kagat isa ng aso? Definitely, rabid animal yon. So, naging common na tawag natin na asong ulol, yung mga asong may rabies. Nadidisorient na yung dog. Rabies virus kasi it attacks the brain. At kung pagbabataya naman daw ang salaysay ng mga biktima, posibleng isa raw itong malaking aso. It can be na pinakawalan na aso or napabayaan na dogs and malinois. Pag nakita kasi natin yung physical appearance ng mga working dogs, yan, dogs and malinois, nag-fit sila sa description ng big dog. Parang akala nila yung mga multo sa mga movie, nakalabas yung pangil, dumami sila rito sa Pilipinas. Wala pong nag-claim na may pagmamayari po ng ganun pong klaseng aso. Para makasiguro, tinurukan na rin sila ng anti-rabies. Yung pong owner ang may liability with regards po sa pagpapagamot, pagpapagawa po ng any damages. Ako po yung nakakita, ako rin po yung inatake. Sa tingin ko po, hindi po siya normal na aso. Asong po talaga. Gayunpaman, ipinagpapasalamat pa rin daw nila na sila'y ligtas. At patuloy na lang daw silang magiging mapagmatsyag para ligtas na maisilang ang kanilang panganay. Yung anak ko, paglabas, ipapangaral ko lang sa kanya maging matapang. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.